ko lang yung apat na importante kung paano nagkakakonzo ang MGU. I'll be giving you a handouts kasi yung ibang details ay nasa handouts ko po. Kasi binigyan lang tayo ng allotted time for 10 minutes. So please, pakitignan na lang. Uunahin ko po yung video clip bago ko i-discuss yung four important details kung paano nagkakaroon ng condo at LGU. Or rather, mamaya na lang po pala. It's better na ma-discuss ko kasi mapalood din niya. So how did the LGU start? It is through decentralization. Provisions of the 1991 Local Government Code, or what we call LGC. The LGC of 1991 introduced a paradigm shift relations between the national government and local government units by declaring it the policy of the state that the territorial and political subdivisions of the state shall enjoy genuine and meaningful local autonomy to enable them to attain their fullest development as self-reliant communities. And this is through the system of decentralization. Kaya nagkaroon tayo ng MGU. Now, where did the funds come from? What are the LGU's responsibility? First, the basic services like healthcare, social welfare, and agricultural extension. Maintain infrastructure facilities. Serve the needs of the barangays. Siyempre, after ng, dahil sa decentralization, after ng, municipal is yung smallest organization, which is the barangays. So it serves like hygiene, sanitation, solid waste collection, multi-purpose halls, and pavements. Communal irrigation systems, water and soil resources, and utilization of conservation projects. Now, paano magagampanan ng LGU yung mga tungkulin yun kung wala silang pera? Saan yung gagaling ang pera ng LGU? First, sa internal revenue allotment, kung nakinig po kayo sa discussion ni Madam Lalas, na-touch niya ito dahil ang report nila is structural organization of local government. Sa amin po, financing, and we have four important na pinagkukuhanan ng funds ng LGU. Internal revenue allotment or IRA, the LGUs were given an increased share of national government revenues through IRA. The LGUs were to receive 40% of the internal revenue taxes collected by the national government. The IRA is to be released automatically and directly to the LGU. And the LGU are mandated by the local government code to spend no less than 20% of the IRA for development projects. So, ito po yung meron silang sinusundan na guidelines kung paano nakukuha yung IRA. At ito ay nakasaad yan sa handouts po ninyo, Section 284, Allotment of Internal Revenue Taxes, Section 285, Allocation to Local Government Units, Section 286, Automatic Release of Shares, Section 287, Local Development Projects, and Section 288, Rules and Regulations. Nasa handouts nyo po yung mga guidelines na under ng Local Government Code. Number two, kung saan kinukuha ang fund, LGU shares in national wealth and other taxes. It was stated in the Section 289, share in the proceeds from the development and utilization of national wealth. Section 290, amount of share of local government units. Section 291, share of the local government from any government agency or owned and controlled corporation. Section 293, remittance of the share of LGU, and Section 294, development and livelihood projects. Number three, the funds of LGU come from local tax and non-tax revenues. LGUs were also given enhanced authority to collect taxes, local taxes. Provinces and cities are allowed to impose taxes on transfer
of printing and publication, sand, gravel, and other quarry resources. Ito yung nakikipag-usap tayo sa munisipyo kung balak mong mag-invest or magtayo ng isang negosyo doon sa kanilang bayan. Real property taxes have traditionally been the biggest source of LGU tax revenues. And lastly, loans and grants. LGUs were also allowed to accept donations directly from donors without the prior approval of the national government. They are required only to report this to both houses of Congress and the president. So, allowed po silang tumanggap ng mga donations galing sa ibang bansa basta inire-report nila yun sa higher ups. And lastly, the video I prepared. A summary kung paano na-spend ang pera ng ating bayan. Ang mga mamamayan, responsibilidad na ang bayan ng pulis. At responsibilidad na nga ng pamahalaan na gastusin ang inyong pulis sa mga servisyong pakikinabangan ng lahat. Pero sa dami na naglalaban ng prioridad, paano nga ba natutukoy ng pamahalaan ang pagpuntuhan ng inyong pulis? At sa dami na natutukoy ng Moses, paano naman nakikinig ang pamahalaan sa inyong mga ungkali? Ang magpabatsyo at hindi basta-basta. Parang ito na po yung isa sa pinaka-summary ng lesson natin. Kaya naman, ang pagpabatsyo na naglalaman ang planong gastusin mula sa kita ng utang ng gobyerno, bilang desisyon ng pangulo. Binubuo ito at pinagpapala ng ehekutibo. Inaaprobahan ng Kongreso at ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan. Pero, ang dapat na nakahari sa budget process ay ang interes at boses ng mamamayan. Sa proseso ng budget preparation, binubuo ng ehekutibo ang budget para sa susunod na taon. Nagsisimula ito sa budget ko na nagsasaad ng target na kikitain na uunahin at planong gastusin ng gobyerno. Pero hindi lahat ng pagpapalang programa at proyekto ay nauubunahan. Limitado kasi ang kapal ng bayan. Parating mas malaki ang mga pangungulangan kaysa makukulentang buwis. Kaya naman, umuutang pa ang gobyerno para makuwan ang kakulangan. Kaya mahalaga po namin ng gobyerno ang mga programang tunay na kailangan ng mamamayan. Mahalaga rin pabigyan ng tulong ang mga pinakamahihirap na komunidad. Para matupad ang mga ito, masinsinang mobilisasyon ang ginagawa ng Pangulo at Kabinete sa tool ng hindi niya. At yung mga ahensya ang tarasan kung makuwas ng budget at ano mga performance target ang itatakta. Pero paano naman masisiguro ang mga panukala ng mamamayan ay nakikinig ng pansin sa proseso ito. Kung dahil, my time is over.